Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagtirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, kasama din ng ating mahal na Ina. Nawa ay gawaran tayo ng tunay na pagsunod upang tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya, ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit mamarunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang sinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos
sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isinalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligi ng mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapit, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ang binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, ipapurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na ang Poong ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, "Sanlibutay, matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin." Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang sinimulan natin nung linggo nang sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ang nananatili sa akin ang siyang mamumunga ng masagana." Kaya nga't ngayon narinig na naman natin ang salitang manatili. Manatili sa Panginoon. Manatiling nakaugnay sa Kanya. Manatiling sumusunod sa Kanya. Ngunit tignan natin mga kapatid ang pagkabunga ng pananatili na kapag tayo daw po ay sumusunod, nananatili, tayo'y makararanas ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit tignan natin ito, hindi bilang kapalit. Tayo po kasi yung ibinibigay natin bilang kapalit. Pag mabait ka, mabait din ako. Kapag mapagbigay ka, mapagbigay din ako. Aminin natin, minsan ang ating kalakaran ay parang transaksyon. Kung ano ang ipinigay, yun din ang isusukli. Yun din ang igaganti. Kung hindi ka mabait sa akin, eh pag-iisipan ko kung magiging mabait ako sa iyo. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon na kapag sinabi niyang, kapag nanatili kayo sa akin, kapag sumunod kayo sa akin, kayo ay mananatili sa aking pag-ibig. Sapagkat lagi nating tandaan, laging nag-aabot ang Diyos ng kanyang awa sa atin. Kung kaya nga't malakas ang loob natin, laging pumunta sa Poong Nazareno, anong oras, kailanman, anuman ang estado natin, sapagkat alam natin, handa siya laging tanggapin tayo. Hindi siya kailanman magkakait sa atin. Pero gaya ng ginagawa natin na nagpupunta tayo sa Kanya upang manatili sa Kanyang pag-ibig, alam din natin kapag lumalayo tayo sa Kanya, doon tayo hindi nananatili sa Kanyang pag-ibig. Pero tignan niyo po yung galaw na yon. Kapag lumayo tayo sa Kanya, kaya tayo hindi nananatili sa Kanyang pag-ibig. Hindi kapag lumayo tayo, ipinagkakait niya. Hindi niya pinagkakait. Patuloy pa rin niyang binibigay. Pero ano rin po ang pagkakaiba? Tayo ang lumalayo. Tayo ang tumatalikod.
tayo ang tumatanggi. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, na kapag kayo'y nananatili, kayo'y sumusunod, mananahan kayo sa aking pag-ibig. Hindi niya pinagkakait. Ang malungkot, bigay na siya ng bigay, pero tayo minsan ang tumatalikod. Tayo minsan ang lumalayo. Pero hindi nagsasawa ang Panginoon magbigay at mag-alok sa atin. Sumunod lang tayo sa Kanya. Manatili lang tayo sa Kanya. At magiging buo at lubos ang ating kagalakan. Ganito ang nangyari sa simbahan. Narinig natin sa unang pagbasa, nagkaroon ng problema ang simbahan. Alam niyo po, simulat sa pool naman po, marami ng pagsubok na dinadaanan ng simbahan. May tunggalian, may pagtatalo-talo, may di pagkakaunawaan. Kaya nga narinig natin si San Pedro, ang pinuno, ang unang Santo Papa, nang nagkakagulo, ano ba talaga ang dapat gawin? Tanggapin yung mga hindi Hudyo? Marami ang nagsabing, wag na natin silang tanggapin. Dapat tayo lamang. Pero nagsalita ang Santo Papa, si San Pedro. Sabi pa nga niya, marunong pa kayo sa Diyos. Tanggapin natin sila. At sumunod ang simbahan. Kahit na nung umpisa, kahit si San Pedro, hindi sang-ayon doon. Si San Pablo pa nga nung una ang mas pabor. Pero nakinig maging si San Pedro. Ganito yung galaw din na ginagawa natin ngayon. Sinasabi ni Papa Francisco sa ating synodality, makinig tayo sa isa't isa. Pero may pagkakaiba daw po. Hindi lang tayo nakikinig sa isa't isa. Hindi lang ito demokrasya na palakasan ng boses, paramihan ng boses. Kung hindi matapos natin makinig sa isa't isa, sabay-sabay naman tayong makinig sa Diyos. At doon tayo mananatili sa Kanyang pag-ibig. Doon tayo mananahan sa Kanyang kagalakan. Kaya't mga kapatid, makinig tayo sama-sama sa Diyos para makasunod tayong sama-sama sa Diyos. Baka kaya lumalalim ang hidwaan, gumugulo ang buhay, napabawasan ang kagalakan dahil kulang tayo sa pagkakaugnay kay Jesus. At kulang tayo sa pagkakaugnay sapagkat kulang tayo sa pagsunod at kulang tayo sa pakikinig. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa gaya ng sabi ko, hindi kailanman nagdadamot ang Diyos. Hindi kailanman nagsasawa siyang magbigay at magpatawad sa atin. Ang kailangan, makinig tayo, sumunod tayo, manatili tayo upang maging buo ang ating kagalakan sapagkat kasama natin si Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala
dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ang ating tugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa na Hesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Makaaway di makamatuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang tanong alang nagdiriwang tuhunan mong bigay ang alak at tinapay handog ng pagkabuhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa bunsambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Atanasio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang bukal ng pag-ibig at kagalakan, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari, walay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang sino man sa akin announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong araw na ito, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na nanatili sa pag-ibig ni Jesus Nazareno ay ang mga sumusunod sa Kanya. Sapagkat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo nating matatagpuan ang biyaya ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, nasa mo, inigtas mo.